Good morning, everyone! Welcome back to my channel, Mom and Daughter. And saludo ako sa mga kapwa ko OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa upang maitaguyod ang kanilang pamilya. At sa mga kapwa ko Pilipino, maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa aking channel, Mom and Daughter. At huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang aking channel, Mom and Daughter. At i-follow up na rin po ito ng notification bell so that every time I will do updates and uploads of my videos, ma-notify po kayo. Ngayong umaga kapatid, kaibigan, ka-OFW, pag-usapan natin ang kontrata, kung ano ang kahalagahan ng kontrata dito sa Hong Kong, kung ano-ano nga ba ang kahalagahan nito sa pag-a-apply natin kung sakaling tayo ay mag-renew ulit ng kontrata, kung ano nga ba ang epekto nito kung sakaling meron tayong mga desisyon na pag-break contract o finish contract na sinasabi or terminated contract. Pag-usapan natin kung ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong sitwasyon. So ngayon guys, pag-usapan muna natin yung tatlong kontrata, kung bakit ba tayo meron sinasabing tatlong kontrata. Ang finish contract ay ang pagtapos ng dalawang taon na paninilbihan sa isang employer. Isa itong magandang record sa immigration in which maganda ang iyong record at sa immigration ay walang agam-agam na bibigyan ka kaagad ng iyong visa pagkasakaling ikaw ay nag-a-apply muli ng iyong trabaho. Isa sa mga magandang dahilan kung meron ka rin finish contract ay makakapag-apply ka nang hindi gamit ang agency. So, ibig sabihin, pwede ka mag-apply sa ibang employer na hindi gamit ang agency in which pagka na sa agency ka, kukuhanan ka pa ng 10%. Marami ka pang medyo babayaran sa agency. Kung ikaw naman ay finish contract, kung hindi mo na kailangan ng agency at kayang-kaya mo na mag-apply ng trabaho at makahanap ng employer, ba't kailangan mo pang dumaan sa agency? Isa yan sa mga magandang dahilan. At kung ayaw mong umuwi, extended ang iyong visa. Kung ayaw mong umuwi ng 2 years, ma-extend ang iyong visa ng 1 year para mag-stay dito ulit sa Hong Kong. Pwede yon. Yun ang mga finish contract. Yun yung advantage ng finish contract. Sa mga break contracts naman, ito naman yung kontrata kung saan si domestic helper ang umayaw sa kontrata o nag-quit sa trabaho, nag-quit sa job. Isa sa mga problema sa mga domestic helper dito sa Hong Kong ay ang pag-break ng contract in which ito ay isa sa mga assessment na ginagawa rin ng immigration. Dito binabasa ang iyong performance kung bakit nga ba nag-break ng contract si domestic helper. Minsan nire-reject ang iyong yung application kung gusto mo ulit magtrabaho. Minsan may mga instances na si immigration ay nire-reject ang ating application for visa. So yan ang sa mga dahilan. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ba nagbe-break ng contract si domestic helper kapag nandito na siya sa Hong Kong na nagtatrabaho? Isa sa mga matinding dahilan at mga nabasa ko at na-research ko kung bakit si domestic helper, apat na dahilan, na major dahilan kung bakit si domestic helper ay nagbe-break ng contract. Ang una ay ang si employer, hindi siya binibigyan ng sapat na pagkain kapag siya ay nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Hindi siya binibigyan ng sapat na pagkain kung saan dito sa Hong Kong may food allowance tayo na sinasabi. Si domestic helper ay hindi binibigyan ng sapat na pagkain. Maari siyang mag-break ng contract, lalong-lalo na kung siya ay pagod na pagod. Ano ang maibibigay na lakas kung walang pagkain? Pangalawang dahilan kung bakit nagbe-break ng contract si domestic helper ay ang kung siya ay may sakit o injured, pinagtatrabaho pa rin siya ni employer. Samantalang may insurance naman po tayong na mandatory dito sa Hong Kong, na which is si employer ay kailangan magkaroon ng insurance para kay domestic helper kung sakali siya ay mag-injured, may sakit, meron siyang free healthcare na ibig sabihin ay naka-insured nga siya. Yung mga iba ay pinipilit pa rin magtrabaho si domestic helper kahit may injured na siya or may sakit siya. Ang pangatlo naman ay ang hindi komportable ang tulugan ni domestic helper. Hindi komportable kung saan
pinapatulog siya sa mga hallway, yung iba naman sa CR, may mga ganong instances akong na-encounter. Pang-apat naman ay ang paglaki ng pamilya ng kanyang employer, kung saan si employer ay nung una may isang anak, dalawa, tatlo, habang tumatagal nagkakaroon ng maraming niya miyembro ng pamilya, in which si domestic helper hindi niya nakinakaya ang trabaho dito sa kanyang employer. So yung iba, ito yung mga dahilan. And lastly pala, isa sa mga dahilan kung bakit nagbe-break ng contract si domestic helper, ito ay minsan sa mga emergency na kailangan niyang umuwi ng kanyang lugar o kung saan siya nakatira, ay nagbe-break siya ng contract dahil nga sinasabing emergency, wala siyang choice kundi bumalik sa kanyang origin. Ang pangatlong kontrata na sinasabi natin, ito yun ay tungkol sa terminated contract. Ang pangatlong kontrata naman ay ang terminated contract, in which si employer naman ang mag-terminate ng domestic helper, in which binabasa ito sa mga dahilan. Isa sa mga dahilan kung bakit dina-terminate si domestic helper is ang kanyang performance of domestic helper. Nahuhulog dito yung stealing, yung pagnanakaw, number one yan. Yung pag-aabuso sa mga bata, nananakit ng bata. Pangatlo naman ay ang too lazy. Napakatamad din domestic helper pero malakas kumain. Ayan, isa sa mga dahilan yan kung bakit tina-terminate si domestic helper ni employer. Pangalawang dahilan ay ang pagkakaroon ng financial problem, in which si domestic helper ay hindi na kayang pasakurin dahil naging jobless si employer. Ang pangatlo ay ang relocation, in which sila employer ay lilipat ng ibang lugar, kunwari pupunta ng US, tapos hindi na nila kailangan si domestic helper. Isa yun sa mga dahilan na tina-terminate yung domestic helper. At ang pang-apat ay ang kung namatay na o nag-pass away yung iyong kadalasan dito ay ang mga engaged dito, yung mga matatanda na, yung mga elderlies, kung sila ay namatay, so tina-terminate yung kontrata ni domestic helper. Yan yung mga dahilan kung bakit tina-terminate ni employer ang kanyang domestic helper. So yung mga bagay na ito, dapat nating tandaan ang kahalagahan ng kontrata, kasi ito ay naglalaro o nagbibigay ng importance, huge importance sa immigration kung ang iyong performance ba ay karapat-dapat na bigyan ulit ng visa or kailangan ka bang i-hire ulit ng isang employer. Sa doon lang po nagtatapos ang ating pag-uusap, mga kapatid. Sana may natutunan kayo at may nakuha kayong aral bago tayo mag-break o kailangan ba natin mag-finish contract. Kapag ikaw ay na-terminate, kung ano ba ang iyong gagawin o mga steps na gagawin kapag ikaw ay na-terminate, ano ang iyong dapat gawin, pag-usapan natin yan sa susunod kong vlog. And for now, sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para naman ma-update kayo kung meron akong upload na videos. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa Mom and Daughter. Good day everyone and have a blessed day.